Dapat tingin si Zamira sa dalawang magagandang babae na formal na formal ang dating. Muntik pa niyang tingnan din ang sarili para ikumpara ang ayos sa mga ito. To think, siya ang asawa ni Art pero para siya mukhang lagalag. Nahihiya na rin tuloy siyang ipakilala ang sarili bilang asawa ni Art na muntik na niyang ginawa kanina. Sa bahay na tayo mag-usap sa Mira. Magpahatid ka kay Mang Karding. Pasimple ang nilapit ni Art ang bibig sa kanyang tenga nang sabihin iyon. Ramdam niya ang pagkatagis ng mga bagang nito na magsalita. Gumiti lang siya sa babaeng parang nalilito. I'm sorry, akala ko may family bonding lang. Mauna na ako, maagap na yung paalam sa mga ito. Nakita niya parang nag-aalangan si Art na paalisin siya mag-isa. Pero sa huli ay kinausap na ulit ang babae sa kapinaupo. Na makataligod sa mga ito ay biglang nawala ang kanyang ngiti. Andoon na naman ang iyong kakaibang inis na lagi niyang nararamdaman lately. Imbis na umuwi, ay tinawagan na si Ching. Kinumpirma niya ulit na sasabay siya sa mga ito mamayang gabi. Nang may baba niya ang phone, ay nakatanggap siya ng text galing kay Art. We'll talk when I get home. Wait for me. Napaismid siya. Baka ikaw pa maghintay sa akin. Art, kanina pa siya sa gitna ng dance floor. Misa-misa niya talaga ang pagawala ng ganoon. Gusto niya tuloy pagsisihan kung bakit nag-asawa siya kaagad. Marami siyang na-miss na mga bagay. Nakatatlong bote siya ng beer. Hindi na niya natin ang kapadagdagan iyon na mapaisip. What if kung buntis nga siya? Kung busy siya, dapat busy din ako. Si Ching ang kasabi niyang sumasayaw. Si Brandon ay hindi sumipot. Malaki nga talaga sama ng loob ito sa kanya. Nawala bigla sa harap niya si Ching. Nang ligon niya ito ay may kasayaw ng lalaki. Ipinagpatuloy pa niya ang pagsasayaw. Nagulat pa siya na may lalaking humarap sa kanya at sumayaw sayaw. Itinulak niya ito nang dumigit pang lalo ito sa kanya. Inis sa hinarap niya ito. Lumayo ka kung ayaw mo masuntok sa mukha. Biglang may isang katawan na naman isang lalaki at tumabi sa kanya. Nagibit palikat na lang din siya. Paano pa siya mabubuntis? E wala silang loving-loving moments ng asawa. Kaya pala, busy na busy ito sa trabaho na napapalibutan ito ng mga magagandang dalaga. Mas lalo tuloy siya nagwala sa naisip. Napatingin siya sa suot na lalaki pumagitna sa kanila. Nakapang-opisina ito, namumungi pa mga mata. Napasigaw pa siya na may humawak sa kanyang mga kamay. Namugangat siya ng tingin, ay galit ang mukha ni Art ang sumalubong sa kanya. Kitang-kita niya iyon, kahit hindi gaano maliwanag sa loob ng bar. Honey, nakangiti niya ang sabi. Hindi ito umimik, basta, hindi na nalang siya nito palabas ng bar. Natatawa naman siya, na nalaala pa niya nung unang beses na sinduran siya nito sa bar. What were you thinking? Galit na tanong ni Art na makupo sila sa loob ng kotse. Isinanda lang niya ang ulo sa upuan ng kotse, saka pumikit. Sabog-sabog pa yata ang kanyang utak. Wala siyang narinig mula kay Art nang simulan itong paandarin ng kotse. Idinilat lang niya ang kanyang mga mata nang huminto ang sasakyan. Nauna na yung binuksan ng pinto, saka bumaba ng kotse. Napakasulot pa siya sa lakas ng kalabog ng pinto ng kotse nang isara iyon ni Art. Hindi pa rin siya iniimikan nito hanggang sa makarating sila sa unit ito. Nadiretso na sana siya sa kwarto nang huwakan siya ng Art sa braso. Explain to me first why you were in the coffee shop with that same guy. Andoon na ulit ang galit sa boses ni Art. Inisa na blot niya ang braso rito. I told you already. He is my friend. And he's a... friend? Pareho lang kayo ng sinasabi ni Michaela. Pagkatapos niyan, ano, makikita rin kita, hinahali ka ng friend mong iyon? Natigilan siya. Kaya ba nagkahiwalay ang mga ito? Dahil nahuli ito, nakipaghali ka si Michaela sa lalaking kaibigan ko noon ito? Imbes na maintindihan kung bakit ganoon na lamang, ang galit ito ay mas lalo lang siyang nainis. Nahuli mo rin sa wakas si Michaela. Nakita ko rin siya nakipaghalikan doon sa maniligaw niyang iyon. Si... Ewan, anong pangalan nun? Girlfriend mo na ba siya noon? Malay ko, diba?
dahil inililihim niyo naman sa akin ang inyong relasyon. Sumaryoso pang lalo ang mukha ni Art. I don't care anymore kung kailan nagluko si Michaela. Ang importante ay ang tanong ko sa iyo ngayon. Niloloko niyo ba ako ng lalaking iyon? Kaya ba ay mong pumayag sana sa kasal natin dahil sa kanya? I need an honest answer, Zamira. Nalakas sa lalim sa sagot mo ang plano ko para sa atin. Lasing na nga siguro siya na layo niyang isipin ang sinabi nito. Lahat natin ang sasabihin nito ay negative ang dating sa kanya. Huwag mo akong itulad kay Michaela, Art. Kung plano ko lang din namang lukohin ka at pumatol sa ibang lalaki, edi sana itunuloy ko ng paglayas ko ng gabing iyon. Inis niyang sagot. Kahit galit pa rin ang ekspresyon sa mukha nito, ay parang may itong nabunutan ng tinik sa kanyang sagot. Mga ito ng malalim. Bakit bumalik ka na naman sa dati? Nagsawa ka na ba agad sa buhay natin bilang mag-asawa? Narealize mo bang mas gusto mong bumalik sa pagkadalaga para magagawa mo pa rin ang lahat ng mga nagagawa mo dati? Again, I need an honest answer. Importanteng malaman ko na sa loob ng Zamira before my graduation. Isang linggo na lang at gagraduate na ako. Gusto ko malaman kung wala ka bang pinagsisisihan sa kasal natin. Kaya mo ba talagang panindigan ang pagiging Mrs. Benavista habang buhay? Nahihiwagaan siya sa mga pinagsasasabi nito para masyadong seryoso na malalim na hindi niya maintindihan kung may gusto itong ipahihwating sa kanya. Of course, Art. Masaya ako naging asawa mo. Ba't kung ang role ko lamang ay mag-feeling mag-isa pa rin kahit mag-asawa na tayo? Anong purpose ng kasal natin? Lumambot bigla expression na mukha nito. You will understand anything once I pop the question at the right time. Niyakap siya nito at hinalikan sa ulo. Pop the question. Hindi ba't madalas iyong sinasabi kapag ang tinutukoy ay ang mahiwagang tanong na, will you marry me? Tinutukoy ba nito ang magiging kasal nila sa simbahan sa next year? Yumakap na rin siya sa lalaki. Ito lang naman ang kanyang gusto. Magkaroon ito ng time sa kanya. Kailangan niya maramdaman na mahalaga rin siya rito at hindi lang sa asawa sa papel. Nagising siya dahil sa mamunting halik na nararamdaman niya sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. Umungol siya at tumapa dahil antok na antok pa siya. Wake up, sleepyhead. Nakapagluto na ako. Napagiti pa siya na marinig ang malambing na boses ni Art. Nasa tenga niya bibig nito. Nagluto ka? Inaantok ang tanong niya na nakapikit pa rin. Nagkataka siya dahil andoon pa rin ang lalaki at nagluto pa. Nasanay kasi siya magigising na wala na ito. Nag-iiwan lang ito ng text sa kanya na nagsasabing umalis na at huwag niyang kalimutan mag-breakfast. Yap! Kaya bumangon ka na para sabay na tayong kumain. Bulong nito sa kasi nalikan sa liag ng mabilis. Idinilat nga niya mga mata. Mukhang nag-e-effort si Art ngayon. Mabuti naman pala at nasabihan niya ito ng saloobin noong nagdaang gabi. Alam niya, magiging busy na ito dahil graduation na nito sa Sabado. Nang tumihaya siya, ay sumalubong kaagad sa kanya ng kangiting mukha ni Art. Nakaligo na pala ito at nakapagbihis. Inalalayan siya itong bumangon. Naghilamos muna siya ng mukha at nagbumog bago sabay silang lumabas ng kwarto. Napagtingin siya na makita ang niluto ng asawa. Nakaready na sa mesa ang ulam nilang bacon, fried egg at saka mainit at chicken soup. Asikaso-asikaso siya nito habang kumakain na ni-enjoy naman niya. Gagabihin ka pa rin ba ng uwi mamaya? Naisipan niyang itanong. Ngumiti ito habang sinubos sa kanyang kutsara nitong may laman. Mabilis na ibinuka ang bibig nang ilapit ito ang kutsara sa kanya. Uuwi ako ng maaga mamaya. Mababay ako sa ilang araw na hindi tayo halos makapag-usap. Naasikaso ko na ang dapat asikasuhin. So, wala na ako hinahabol ng pag-iipunan. Kumindat pa ito sa kanya na para ba may sekreto. Anong inaasikaso mo? Curious na yung tanong habang umunguya. Basta, ito naman ang sumubo at hindi na siya tinignan pa. Mas lalo siyang naintriga. Naisip niya agad ang dati pa itong sinasabi sa sariling business na gustong simulan. Umuwi ka ng diretso rito ha. Ayoko, mapadpad ka pa sa bar.
Kung gusto mo talaga makasama para ng mga kaibigan mo, paminsan-minsan. Then, you should introduce me to them. Gusto ka rin makausap na masensino na yung lalaking iyon. Biglang nag-ibang timpla ng mukha nito. Napangiti siya. Gustong-gusto na niyang sabihin, wala itong dapat ipag-selos kay Brandon. Nalbakla ang kanyang kaibigan. Mabuti nga siguro, pag-usap ng personal lang dalawa. At sa kanila ipapaalam dito ni Brandon ang kasarian nito kay Art. Ang problema nga lang, may pagtatampo pa siya ata si Brandon sa kanya. Hindi kasi ito sinasugot ang mga tawag at text niya. So, when can I talk to this Brandon guy? Parang wala pa rin sa mudat anong nito. Kinurot niya ang pisngi ng asawa nung nakangiti. Ang cute mo pala magselos, Mr. Benavista? Zamira, kumunot palalo ang noo nito nang parang di na sineseryoso ang sinabi nito. Saka lang niya binitawan ang mukha ng lalaki. Tatanungin ko muna siya kung kailan siya available para may pakilala ko kayo ng formal si isa't isa. Ang bilis ang nalikan niya ito sa pisngi. Siya naman ang kumuha ng pagkain at isinubo rito. Walang imik na tinanggap naman nito ang pinasubo niya. Hinatid pa siya ni Archie School bago ito pumasok ng opisina. Tapos sa kasang final exams ng lalaki, nakaschedule na every day ang practice ng mga ito para sa graduation. Excited, siya mag-uwian na dahil sinabi ni Art sa kanya, susundin na lang siya nito pagkatapos ng kanyang klase. Ipanalam na agad sa asawa na malapit na matapos ang klase, kaya hindi na siya nagtaka nang paglabas niya ng school ay naghintay na rin ito sa kanya. Nagtaka pa siya nang hindi pa uwi ng kondo ang tinatahak ng sasakyan nito na makasakay na siya roon. Saan tayo pupunta? Nagtataka man na mas lalo siyang na-excite. Ngiti lang ang sinagot ito sa kanya. Maya-maya lang, ipapasok na sila sa isang malaking gate. May nagbukas noon para sa kanila. Tumambad sa kanya ang mga halaman sa paligid. Nang pumasok na ang kotse ni Art noon, nakita niya kagad ang isang napakalaking bahay na halatang bagong tayo lang. Inilabas niya ang ulo sa bintana para mapagmasdan niyong mabuti. Hindi makapaniwala, napatingin ulit siya kay Art. Welcome to our home, Han. Nakangiting sabi nito. Mabilis na niyakap niya ito sa leeg. Ay na naman, at naging emotional ulit siya. Gusto niya maiyak sa sobrang tuwa. May sariling bahay na sila ni Art. Damagdaman niya agad ang pagiging misis nito dahil sa tahanang iyon. Natatawang hinagod ni Art ang kanyang likod nang humihikbi pa nga siya na sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Sasabay natin ang host blessing sa graduation ko at bigla itong tumigil na muntik pang madulas ang bibig. At ano? Nilisan niya ang mukha sa dibdib nito at pinupunasan na ang mga luha sa mga mata. Hindi nito pinansin ang kanyang tanong dahil bumaba ito ng kotse. Ito na rin nagbukas ang pito ng kotse sa kanyang tabi sa kasi nalalayan na bumaba. Bukas na bukas din, ipapalipat ko ng mga gamit natin dito para sa susunod na araw ay dito na tayo uuwi. Gusto ko kasi andito tayo kapag nagpa-house blessing na tayo. Nakangiti, inakbayan siya ni Art habang naglalakad sila papunta sa malaking bahay. Nakayakap ang dulo ang braso niya sa baywang nito. Hindi niya maalis-alis sa mga mata sa magandang bahay na iyon. Ganoon na ganoon ang bahay na pinapangarap niya. Halatang pinagawa nito iyon para sa isang malaking pamilya. Napatingin siya sa asawa. Ang laki ng bahay. Ilang anak ba ang gusto mo sa laki niyan? Natawa ito sa kanyang tanong. Gusto ko ng 10 anak. Sa dami ng gusto ko dapat, pagkatapos ng kasal natin sa simbahan, isimulan natin buuin na magiging panganin natin. Parang nangangarap na sabi nito. Akala ko ba, saka na, kapag nakagraduate na ako. Hinarap siya nito, saka inipit ang ilang hibla ng buhok sa gilid ng kanyang tenga. I told you, I love babies. Ilang years pa ba bago ka graduate? Pwede ka pala naman mag-aral, kahit malaki na ang tiyan mo, di ba? We can arrange something if malaki-malaki na ang tiyan mo at hindi mo na kayang pumasok ng school. Nagdiningning ang mga mata niyang nakatidig sa asawa. Gusto na tuloy sabihin dito na baka nga
Di pa sila nagkakasal sa simbahan, ay buntis sa siya. Lalo pa't, hindi siya nagtitake ng pills. Pero naisip niya, sorpresahin na lang ito. Hindi naman pala magiging problema rito kung sakaling mabuntis nga siya. Siguro, ang mga magulang lang niya ang tutol. Kahit gusto niya makasalmunan sila sa simbahan, bago nila pagplanuhan ang pagbubuntis niya. I love, let's take a look inside. I'm sure, magugustuhan mo rin sa loob. Excited sabi ni Art na hindi na lang siya papasok ng bahay. Nagkasabay pa yata sila ng salita kung kailan naman aamin na niyang sanang mahal niya ito. Sumunod na lang din siya rito. At totoo nga, namangha siya masyado sa loob sa sobrang ganda noon. Kompleto namang mueble sa loob ng bahay. Akala niya ay wala pa yung laman. Pero ito nga, at pwede lang tirahan agad. Inilibot niya ang paningin sa malaking bulwagan na may malaking sala. Hindi ulit niya pigilan ang sariling mapaiyak kahit sinubsob niya ang mukha sa dalawang palad. Mabilis na niyakap siya ni Art. Now I don't know if you love this house dahil sa pag-iyak mong iyan. Natatawa nito ang sabi. Of course, I love it. Silly. Agad din dugtong sa kaniyakap ito ng mahigpit. Sumaryoso ang mukha ni Art at saka siya hinalikan sa noo. I'm glad that you like it. Sinadya ko talaga huwag ka dalhin dito habang ginagawa pa para ma-surprise ka. Magkahawak kamay na nilibot siya ni Art sa kabuuan ng bahay. Nakita niya ang malaking kusina na kumpleto na rin ang mga gamit. May mga kwarto sa ibaba na siya tutuloy ang mga katiwala. Sa likurang bahagi ng bahay ay andoon ang magandang garden na puno ng iba't ibang bulaklak. Sa side ay may malaking swimming pool na hugis puso. Natawa siya. Romantic ka pala ha? Nanunadyo sabi niya habang nakatitig sa pool. Bakit? Hindi ba ako romantic? Nisang ayong tanong nito. Tawa lang ang kanyang naging sagot. Bigla siyang hinapit ito at saka siya hinarap. Hindi ba talaga ako romantic? Seryosong tanong nito. Mas natawa siya dahil parang hindi ito matatahimik kung hindi niya sasagutin. Okay, I'll show you now how romantic I am. Hinila ulit siya nito papasok ng sliding door para makapasok ulit sa bahay. Paakyat sila sa malaki at mahabang hagdanan. Ipinakita muna sa kanya ni Art ang library at chatter room. May tatlong guest room din doon. Tumigil sila sa isang malaking room. Nang buksan iyon ng lalaki ay tumambad sa kanya ang portong punong-puno ng mga laruan. Nursery room. Seryoso nga talaga ito sa sinabi nito. Mabuo agad sila ang pamilya kapag naikasal sila sa simbahan. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang wala sa loob. Nakita iyon ni Art kaya tiyakap siya nito sa likod habang hinahawakan din ang kanyang tiyan. To be honest, I really want you to carry my child right away. Hinaplos ito ang kanyang tiyan na para ba ini-imagine na may laman na nga iyon. Tumingala siya sa lalaki saka ito hinalikan sa leeg. Kung hindi ako nagtitake ng pills, sigurado, muntis na ako ngayon, diba? Yumuko ito sa kanya. Of course, let's go to our master's bedroom. Mas malaki yun ng konti sa nursery room. Ang kama ay doble ang laki kumpara sa kama sa kanilang unit. Pagkabukas pa lang ng pito noon ay nakakayakap ng muli sa Art sa kanya. Hindi pa man sila lumilipat sa bahay na iyon ay naging saksi na agad na magiging kwarto nila sa pag-iisa ng kanilang katawan. Hindi na muna sila bumangon. Pagkatapos iyon, nakahiga sila ng patagilid habang nakaharap sa isa't isa. Hinaplos ito ang kanyang mukha. How was it being my wife, Samira? Seryosong tanong nito. Hinawakan niya ang kamay nito, saka dinala sa bibig para mahalik-halikan na natiling magkahinang ang mga mata nila. I love being your wife, Art. Hindi ako magsasawang dalhin ang palido mo habang buhay. Hindi kita susukuan. Nalangako tayo sa tatisa na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Diba? Masuyo, tinitigan si ni Art. Saka hinilikan ulit sa noo na ikinapikit niya. Malakas sa kanyang kutob, may pawang na rin siya sa puso nito. Dito ang mga ngarap na bumuo ng pamilya kasama niya.
kung wala itong nararamdaman kahit konti sa kanya. Gusto niya itanong dito kung mahalan siya nito, pero ayaw niya madaliin ang asawa. Hahayaan niya itong kusang loob na magsabi sa kanya. Nanatili pa sila sa bagong bahay nila ng ilang oras bago umuwi. Kinabukasan nga, may mga naglipat ng mga gamit nila sa bagong bahay. Kokoti lang din naman ang nilipat nilang iba, ay iniwan pa rin nila sa kondo. May maglilinis, nangyulit ito linggo-linggo, para pwede pa rin nilang uwian iyon kung kailan nila gusto. Nakabili na rin siya ng pangregalo kay Art. Wala siyang maisip na ibigay na wala rito. Kahit ang binili niya ay isang sweatshirt na may malaking print na "I'm going to be a daddy." Hindi niya alam bakit yun na napili niya, pero gusto niyang isuot yun ni Art. Plano niya kasing aminin dito sa araw ng graduation nito. Hindi niya nasunod na maayos ang pag-inom ng pills, kaya itinigil na niya. Gusto niya makita kung ano magiging reaction nito. Dalawang gabi na sila nakatira sa bagong bahay. Umaalog iyon sa sobrang laki dahil dalawa lamang silang nakatira ni Art. May kinukuha rin itong tagalinis at hardinero na puro stay out. Sa kaura nila pag-uusapan ang pagkuha ng katiwalang mananatili roon. Gusto kasi ni Art na taga-tarlak ang kukunin nila. Feel niya magluto sa malaking kusina. Misis na misis talaga ang kanyang dating. Hindi na siya pumasok sa school na magtanghali sa araw na iyon. Dahil tapos na ang kanilang exams, naisipan na yung umuwi sa bahay para makapaglinis. Kahit wala naman, lilinisin talaga. Nagpaalam na rin siya kay Art na may konting babaguhin lang siya sa ayos ng mga gamit sa loob. Mahilig talaga kasi siya sa pag-aayos ng bahay. Kahit yung bahay nila sa Tarlac at Maynila ay siya nag-arrange noon sa loob. Minsan nga naisip niya siguro dapat ipurso niya ang pagiging interior designer kasi natural na yung galing niya roon. Kailangan na talaga niyang mahasa. Pawis na pawis siya dahil sa kakabuhat ng mga webless na may mag-doorbell. Nagtataka kasi ako sino iyon. Hindi kasi basta-basta may makakapasok sa loob ng gate nila hanggang walang go signal nila. Wala namang itinabag sa kanyang security guard. Nang buksan niya ang pinto ay nakita niya ang nakangiting si Michaela. May bit-bit itong mga prutas. "So, this is your new house?" Agad na ginala nito ang mga mata sa loob. Nagulat man ay pinapasok niya ito saka tinagap ang dala nitong pasalubong. Inilipag niya yun sa mesa. Saka tipid ang nginitian si Michaela. Hindi naman kasi alam na bibisita ito. "You know what? Kasama ko ni Art na nagpermahan sila ng owner ng lote nito. I was also with him when he consulted someone para si tatay yung house dito. Basically, idea namin ni Art ang..." Bigla itong natigilan at napatutupan ng isang kamay sa bibig. "Oh, I'm sorry, Samira. Me and my big mouth again." Inisang kinastigo nito ang sarili na mapansin ang kinikwento sa kanya. Napilitan, ngumiti na lang din siya. "It's okay, Michaela. No harm done. By the way, do you want some juice or anything?" Kunwari, ay hindi siya epektado na parang sinasabi nito na nabuo ang bahay na iyon na si Michaela ang kasama ni Art habang pinaplano iyon. Tapos na ang kung anumang bad blood things sa pagitan nila ni Michaela. Sincere naman ito sa pag-apologize sa pagiging taklasa. "Well, dumaan lang talaga ako rito sa Mira. Hindi rin naman ako magtatagal. May sinabi na ba sa iyo si Art?" "Tungkol saan?" Nagtataka niyang tanong. "I mean, sa graduation niya. Parang may malaking party yata siya dahil iniimbitahan niya ang halos lahat sa opisina." "Ah, nasabi kasi niya nagsasabay yung house blessing namin." Napatangu-tangu lang ito. "Naghanap na ba kayo ng wedding planner para sa kasalin niyo sa church? Hindi ba't next year pa iyon?" Dagdag tanong pa nito. "Hindi pa ah. Matagal-tagal pa naman iyon. Bakit mo na itanong?" "I see. Client lang din siguro niya yung isang sikat wedding planner na pabalik-balik sa office lately." Hindi niya masyadong iniisip pa sinasabi nito dahil wala naman siyang alam kung tungkol saan ang topic. "I'll go ahead, Samira. Napadaan lang talaga ako." Agad na paalam ng kanyang pinsan.
hindi na niya ito pinigilan pa. Kahit kasi okay na silang dalawa, eh medyo mahirap pa rin ibalik yung dating pagsasama nila. Minsan, ay andoon pa rin ang tensyon at pagkailang kapag silang dalawa lang. Nagkibit-balikat, bumalik na ulit siya sa loob at sa ginagawa. 2 days na lang at graduation na ni Art. Hindi rin niya maintindihan ang excitement at kaba sa tuwing nababanggit ang araw na iyon. Sa bahay nila gaganapin ng party, may pakaramdam siya na malaking party nga iyon gaya ng nabanggit ni Michaela. Pagkatapos ng graduation ni Art, ay saka naman gaganapin ang house blessing nila. Mabuti na nga lamang at umaga ang graduation ng asawa. Nakabalot na rin ang kanyang regalo rito para masiguro ay plano niya bumili ng pregnancy kit sa araw na iyon. Baka naman kasi totoo ang hinala niya, buntis nga siya. Ang sabi ni Art ay kailangan magpa-decorate sa bahay para sa party. Sa kondo muna sila tutuloy ng lalaki hanggang sa graduation day. Gusto rin ito ma-surprise lang pareho sa ayos ng bahay. Kahit ayaw nitong andoon sila habang busy ang makinuha nito mag-decorate. Nagtataka man na mukhang bongga nga ang party na gaganapin ay nahaluan din niya ng excitement. Kaya nga, gusto rin makumpirma kung buntis siya. Para maisabi niya sa party ang pagsabi rito kung buntis nga siya. Paalis na sana siya sa kondo para bumili ng pregnancy kit. Kahapon pa last day nila sa school, bakasyon na naman. Hindi nila namamalayan na kaisang sem na rin ang pagsasama nila ni Art bilang mag-asawa. Natigil siya sa pag-alis nang tumunog ang phone niya. Agad na tinignan niya kung sino tumatawag. Si Brandon. Mabilis na sinagot niya ang tawag ng kaibigan. Ilang beses na kasi tinangkakusapin ito pero hindi sinasagot ni Brandon ang mga tawag at text niya. Brandon, buti at napatawag ka. Kumusta ka na? I'm sorry, Zamira, kung hindi ko tinatanggap ang mga tawag mo. Gulo-gulo kasi talaga ang isip ko. Hindi ko na alam kung sino matatakbuhan ko. Kahit hindi niya ito nakikita ay daman niya ang paghihirap ng kalooban nito. Naaawa siya sa kaibigan. Hindi rin niya matiis na huwag itong tulungan. Magkano bang kailangan mo? Katahimikan na sa kabilang linya. Mas lalo tuloy siyang nag-guilty. Brandon, I'm sorry kung pakiramdam mo ay tinalikuran kita. Gusto ko lang kasi talaga magising ka sa kahibangan mo sa boyfriend mo. Akala niya hindi pa rin ito iimik dahil matagal bago ito sumagot. Wala na kami. Nakisama na siya sa isang matandang byuda na kanyang nakilala sa kasino. Binayaran ng matandang iyon ang lahat ng kanyang utang. Biglang tumigas ang boses nito. I'm sorry to hear that. Hindi niya alam kung paano ito dadamayan. Pwede ba tayo mag-usap? Gusto ko na kausap Zamira. Kundi, ay mababalo ako. Sure. Saan tayo magkikita? Pwede. Puntahan na lang kita riyan. Nasaan ka ba? Ayoko sa labas. Baka kasi mag-emotional breakdown ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Natigilan siya. Nag-aalangan siya pagpunta si Brandon sa kondo kasi nga kahit bakla ito ay hindi pa rin magandang tingnan na tumanggap siya ng lalaking bisita kapag mag-isa lang siya. Please, Zamira, hindi ko na talaga alam kung sino pagkasabihan ko ng mga nararamdaman ko. Naisip niya, uuwi naman ng maaga si Art mamaya. Ipapakilala na lang din niya ang kaibigan sa asawa saka sasabihin dito ang tunay nitong gender para mawala na ang pagsiselos si Art dito. Zamira? Okay. Ipapakilala na lang din kita kay Art, boyfriend ko. Muntik pa siyang matulas. Hindi pa pala alam ng mga kaibigan niya na may asawa na siya. Are you two living together already? Tanong ni Brandon. Oo. At ubiling sagot niya. Wala na rin mo siyang narinig pa rito. Tinanong nito ang address at unit number sa kanito binaba ang phone. Naisip niya, mamaya na lang siya bibili ng pregnancy kit. Naawa siya sa kalagay ni Brandon. Hindi lang yata ito pumapasok sa school. Wala pang 30 minutes ay dumating na si Brandon. May dalitong pizza at isang plastic na puno ng alak.
Napakulot na siya, pero pinapasok na lang ang kaibigan. Pagkaupong pagkaupo pa lamang, ay gumawa na ganito ng isang bote, saka tinunggaan lamang alak. Brandon, stop! Hindi naman solusyon ang alak. Sumayon niya sa kaibigan. Yeah, but it will help a lot. Sabayan mo ako. Zamira, gusto ko lang magpakalunod sa alak. Akin na iyan. Tinangka niyang kunin ng bote sa kamay nito, pero iniiwas lang iyon ni Brandon. Nababahala na talaga siya. Paano na ipapaliwanag kay Art ang mabuta nitong eksena? Dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.